Good evening mga kapuso. May 45 new confirmed cases ng COVID-19 sa bansa, bringing the total to 187. Sa unang araw ng enhanced community quarantine, halos walang masakyan sa mga lansangan. Meanwhile, the World Health Organization stressed the importance of COVID-19 testing. But are there enough test kits and testing capacity in the Philippines? Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Atom Araulio. Stand with us, stand for truth. No choice ang iba kundi pumasok sa gitna ng enhanced community quarantine. Paano naman sila nakarating sa trabaho? Narito ang report. So rush hour na ngayon at madalas kapag ganitong oras, maraming mga commuters dito sa Commonwealth Avenue para makahanap ng masasakyan. Pero dahil sa enhanced community quarantine, parang holiday ngayon at ang problema, wala rin mga masasakyan. Kaya ang iba natin mga kababayan, gumawa na lang ng sarili nilang paraan para makatulong sa iba. Galing po kayong trabaho? Wala po masakyan? Saan po kayo galing? At ano po ginawa niyo doon? Nagkatrabaho po kayo sa lung center. Ano pong trabaho niyo sa lung center? Utility po. Ma'am, paano yun? Kasi diba, ongoing pa rin yung service natin sa lung center. Paano po yun na wala na po tayong transportation? Mahaga kami, maglalakad po. Pero pag wala na talagang masakyan, para saan itong ginagawa natin? Dapat tulong lang sa nila. Tulong lang po sa kuha namin tao. Siyempre, humisip sila sa nilabahan nila. Sabay ko lang kahit dalawa, tatlo. Sayang naman. Personal car ba natin? Yes. Kuya, hala ka na! Saan ka? Latex. Lolo ko. Ang daming stranded. Eh, wala nang public, ano, public vehicle. So, nag-offer na lang ako ng ano, ng sakay. Kasi naawa rin naman ako sa mga kababayan natin. Tiniyak ng gobyerno na magiging sapat ang supply ng pagkain sa gitna ng enhanced community quarantine. Anthony Esguerra reports. Business as usual pa rin dito sa Mega Q-Mart, isa sa pinakamalaking palengke dito sa Quezon City. Bukas ang palengke para sa mga mamimili simula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 na lang ng gabi. Madami na galing sa daan. Naabutan kong namamalengke si Aling Julieta. Mahaba raw ang pila sa mga supermarket, kaya sa palengke na lang siya namili. Hindi raw siya pabor sa isang buwang quarantine. Hindi dapat eh. May ano, mga, wag naman isang buwan, mga 2 weeks okay na eh. 2 weeks okay na, yung 1 month talagang magda-down tayo, wala tayong another income. Hindi man tayo pwede lumabas ng Metro Manila. Di pag 1 buwan, kawawa naman kami. Kawawa din mga magtitinda, kawawa din kami mamimili. Paghatid sundo sa mga estudyante ang negosyo ni Aling Julieta. Pero tigil muna ito dahil nga sa quarantine. Limitado, hindi pwedeng mag-aksaya ng pagkain ngayon dahil ang mahal ng ipasapawa ng mabilhan. Mayroon man kulang ang supplies. Kung nagkakagulo sa mga supermarket, tumumal na ang namimili sa palengke. Kaya panawagan ng isang tindera. Ah, dito na lang kayo mamili sa palengke kasi fresh pa yung inyong mabibili. Sa grocery, puro na lang kayo mga ilata at mga noodles. Exempted sa mga pinapasara ang mga palengke at supermarket. Wala kayong kakainin pag nagsara kami. Pero hindi lahat ay may pambili. Problemado na ang pamilya ni Mang Roderick dahil wala siyang trabaho ngayon. No work, no pay sa construction at tigil gawa muna ngayon. Mangungutang, tabi-tabi.
Yun lang, wala namang ibang ano, hindi ka rin makakapagtrabaho gawa ng nasa loob ka lang ng bahay. Nagtitipid na raw sila ngayon dahil bago pa man ang lockdown ay ubos na ang kanilang ipon. Wala, ano kami, yung no work, no pay. Naabutan ko pa silang kumakain at matipid na sayote at sardinas ang kanilang ulam. Gulay-gulay na lang kami pagulay. Ganun talaga, hirap nang mag-budget, lalo wala ka namang iba budget. Una nang nakritisize ang Malacanang when Secretary Salvador Panelo III said wala namang namamatay sa gutom ng isang buwan. Agad niya itong nilinaw. Tiniyak naman ni President Rodrigo Duterte na walang magugutom. Saan kami kukuha ng pagkain pag hindi kami lumalabas? Now, it behooves upon the barangay captain. Ito mga barangay captain, makinig kayo. This is a mandatory duty. It does not have to have a law because the proclamation itself suggests that there is really a need for you to work with government. Kaya ang barangay Old Balara kung saan nakatira si Namang Eric naghanda na ng mga pagkain. Habang wala pa yung tulong ng national government, ang barangay po ay magsisikap. Ayon sa guidelines ng Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon, inatasan na ang DSWD na magbigay ng food assistance. Ang isang family food pack na ibinabahagi ng DSWD ay naglalaman ng bigas, assorted canned goods, meron din tayong coffee or energy drink. The family food pack is good for a family of 5 and that is sufficient for 2 days. Magkakaroon daw ng rasyon kung matutukoy na ng LGUs ang mga beneficiary. We will have to prioritize those who have no means, just like in any calamity. Sana ito pa nila yung mga pinangako nila, yun na lang. Ngayong nasa ilalim tayo ng enhanced community quarantine, wala dapat magutom. Dapat nga, kumain tayo ng tama upang makaiwas sa COVID-19. Kaya dapat, bantayan natin ang pangako ng gobyerno. I'm Anthony Esguera. I stand for truth. Sabi ng DOH, meron ng sustained community transmission ng COVID-19 sa bansa. Ibig sabihin, hindi konektado sa ibang kaso ng COVID-19 ang ilang nagpositibo sa sakit. Kailangan daw malaman kung saan nanggaling yung index case ng mga kasong ito. Karamihan daw sa mga confirmed case ay edad 29 hanggang 59. 30 to 35% ay may mild symptoms while 9% ang severe at critical. Samantala, inirekomenda ng World Health Organization ang iba yung pag-iingat sa mga health worker. Lumalabas kasi sa isang pag-aaral na posibleng manatili ng mas matagal sa hangin ng particles from droplets through aerosol-generating procedures sa mga health facility. The role of aerosol-generating procedures, how would those viruses, as you know, this is a virus that is transmitted through droplets. And so these are little pieces of liquid that come out of people's noses and mouths if they cough or they sneeze and they talk. And what we know about droplet transmission is that when they come out of an infected person, an individual, is they go a certain distance but then they settle. Halimbawa ng aerosol-generating procedure ang nebulizer treatment. Pero paglilinaw ng WHO, hindi pa rin masasabing airborne ang virus na nagdadala ng COVID-19. Kailangan lang daw magdoble ingat ang mga health worker na humahawak ng ganitong procedures. Sabi ng WHO, kailangan matest ang lahat ng suspected COVID-19 cases. Pero paano gagawin yan kung kulang ang mga test kits? MJ Ronimo reports. Baka maghahanap na po ako ng ospital na pwedeng ma-check up po na yan. Pinoproblema ni Marjorie ngayon, isang residente mula sa Paranaque kung saan siya pwedeng magpa-test for coronavirus disease 2019. Nag-aalala na po kasi ako nila yung ibuko po ilang linggo na. Tapos sinisipon pa, syempre po may baby po sa bahay. Hindi ko po may iwasan mangamba. Cashier daw siya sa isang supermarket, kaya iba't ibang tao ang nakakahalubilo niya. Tulad ko po, medyo hindi pa po ako aware kung sa mga hospitals available yung NCOV test. Sabi ng Department of Health may iba't ibang pinagkukuna na tayo ng test kits. Good evening. Friday may dumating na 500 test kits from the South Korean government. Magdadagdag ng another 5,000 to 10,000 this week. Bukod sa test kits from South Korea, pati ang China nag-donate na rin sa Pilipinas ng 2,000 test kit na pwede pa raw madagdagan. Kung walang problema ngayon, by Wednesday, another 10,000.
nakipag-partner na rin ang Jack Ma Foundation sa Manny Pacquiao Foundation para mag-provide ng 50,000 test kits sa Pilipinas. Bukod sa mga test kit galing abroad, dito sa Pilipinas, ongoing na rin ang field testing sa test kits developed by the UP National Institutes of Health. Ang unang plano dyan ay patatakbuhin niyan parallel with the RITM para masiguro kung masiguro ang accuracy. So once all of these are satisfied, pwede na natin i-roll out yan sa atin UPNIH lab or sa Lung Center of the Philippines lab or doon sa lima natin sub-national laboratories. Ayon sa lead scientist ng test kits from UPNIH, hindi lang isang tao ang pwedeng matest sa kada kit na dinevelop nila. One kit is 25 tests. No? Pag sinabi mo 50 kit, akala nila 50 people, but it's 50 times 25. Ayon kay Dr. Ferdinand de Guzman ng San Lazaro Hospital, mahalaga ang test kit para sa pag-contain ng virus. So early detection, of course, would lead to the right management, ma'am. Early management, and siguro maiiwasan natin yung ibang deaths recorded, lalo na po sa high-risk groups. Early detection, ma'am, positive pala yan, hindi lang yan sipon or trangkaso. Maihihiwalay po niya ang sarili niya and hindi niya maililipat sa iba yung virus. Test, test, test din ang payo ng World Health Organization sa mga bansa. Meanwhile, nagbabala ang Food and Drug Administration sa mga kumakalat na test kits online. Huwag po muna silang bibili ng kung ano-anong test kit kasi kung makikita natin may binibenta kung saan-saan, kahit sa mga online may makikita tayo, no? Pag hindi po kasi registered ang test kit, hindi natin alam kung saan po yan nanggaling. Sabi ng DOH, nananatili pa rin 4 identified patients under investigation lang ang testing. Sa bagong guidelines ng DOH, ito ang mga criteria para ma-identify na PUI ang isang tao. May mahigit 38 degrees Celsius na lagnat o di kaya'y ubo, kakulangan sa paghinga at iba pang respiratory symptoms. May history of travel sa lugar kung saan may local transmission ng COVID-19, may close contact sa isang confirmed COVID-19 case, at nagkaroon ng sintomas within 14 days. Pero kahit na walang exposure history, ma-identify pa rin as PUI ang isang individual kung nakakaranas siya ng acute respiratory infection o unusual pneumonia na kailangan ma-confine sa ospital at walang ibang dahilan para ipaliwanag ang sakit. Sabi ng DOH, ang asymptomatic patients with appropriate exposure history ay dapat mag-home quarantine muna or mag-stay sa barangay isolation units without the need for testing. Sa ngayon, dahil nga meron tayong limitasyon pa, yun lang muna ang priority natin. Kailangan kasi ma-rationalize natin yung testing in the face of limitations. Kakailanganin pa rin ang masusing assessment ni Marjorie kung qualified siya for testing. Pero kung sakaling ma-identify ng mga doktor na pasok siya sa criteria, regardless of exposure history, ay pwede rin siya as PUI. Sa mga susunod na araw, umaasa ang marami na madagdagan pa ang bilang ng test kit sa bansa. Ito kasi ang isa sa mga pinakamabisang paraan para mapigilan ang pagkalat ng virus. I'm MJ Jeronimo, I stand for truth. Ngayong stay at home ang marami sa atin, huwag magpahuli sa mga updates tungkol sa COVID-19. Manatiling nakatutok sa GMA News and Public Affairs. Kita-kits bukas, I'm Atom Araulio. Stand with us, stand for truth.